Jamel, nag-ano pala si Reyna kanina? Nagsigaw? Huwag ka na umiyak, Reyna. Malabas tayo mamaya. Maswimming tayo. Mm-mm. Hello mga kalingap, welcome back to my YouTube channel, The Square Gens. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at click the bell button para lang update sa mga bago upload na video. At huwag po natin kalimutan suportahan ang buong team Kalingap sa pangungunan ni Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlog at syempre Kalingap Prab. At pakisuportahan din po ang mga saman sa buong team Kalingap, nandiyan po ang K-Boys, Kalingap Partner, Kalingap Reactor at lahat po ng charity vloggers sa buong Pilipinas na tumutulong sa mga kabayan na ngayon at mahihirap. Suportahan po natin lahat, guys. So, nung mga nakaraang linggo, guys, nakakalungkot ng balita, guys, ang nangyari kay Reyna at kay Edu. Saan, guys, ang kanyang tambalan ay nagkaroon nga ng katapusan. At sumunod pa dito, guys, ang nangyari kay Reyna ay naiwan po siya ni Ate Roda kung saan kinakailangan po ni Ate Roda na pumunta sa kanyang pamilya para po asikasuhin yung kanyang kapatid na ospital. Kaya po ang ginawa po ni Kalinga Prab ay pansamantala po munang siyang nangalaga at umampon dito kay Reyna para po matutukan ang kanyang pagpapagaling at ang tuloy-tuloy na pag-inom ng gamot. At sa kabila po nito, guys, maganda naman po ipag-aalaga ni Kalinga Prab kay Reyna. Subalit, guys, may nangyaring hindi inaasahan kung saan sinumpong na naman po si Reyna sa bahay po nila Kalinga Prab. So para malaman po natin ang mga kaganapan, tara tutukan natin, panoorin natin ito in 5, 4, 3, 2. Rabay. Kilala mo si Rabay? Rabay. Ha? Games. Ba't ML ka na naman? Kay Jamel, tawagin mo si Jamel. Tawagin mo si Jamel. Jamel, mapapasa tayong games kay Jamel. Madami na lamay. Ilan na lang nalap. Napasok si Reyna. Bangon na. Nalaro mo si Rabay, ah? Wala kang cellphone. Ano nangyari sa cellphone mo, sira? Oh, Reyna, okay na. Ang galing ko. Oh. Ay, grabe. Wait lang, check natin kung maka-games ka. Ang hina man ang ganda mo. Oh. Okay na. Oh, baba ka na. Ayun nga, guys, ano nakikita natin, guys, na sobrang feel at home na talaga itong si Reyna sa bahay nila Kalinga Prab. At kung mapapansin natin, guys, ang laki na ng improvement nito ni Reyna magmula sa kanyang physical appearance. Ano makikita natin na sobrang linis na pangatawan, sobrang linis ng mga suot at ang ayos-ayos ng buhok ng itsura ni Reyna simula nang mapunta po ito kay Ate Roda at kay Kalinga Prab. So ayun, guys, nakita rin natin, guys, na very feel at home siya at halos kasundungan niya ito si Baby Rabay at si Ate Jack niya. Talagang kahit na labas pa pasok pa rin siya sa kwarto mismo ng mag-asawang Kalinga Prab and Jack Tapia Matubang. Ay ayun po, talagang wine-welcome po siya ni Kalinga Prab bilang isang kapatid, bilang isang kapamilya talaga yung turi ni Kalinga Prab sa kanya. At pinaparamdam sa kanya talaga na feel at home siya dun sa bahay nila Kalinga Prab. At makikita, guys, natin dito na talagang hindi siya pinapabayaan ni Kalinga Prab. Parang tumatayong bilang isang kuya talaga ito si Kalinga Prab para kay Reyna. At makikita natin na ang buong pamilya ni Kalinga Prab ay nakasuporta rin at umaalalay para sa tuluyang pagpapagaling ni Reyna. Jamel, nag-ano pala si Reyna kanina? Nagsigaw? Wala doon sa ano. Yung ano po yung kama, inakadikit dito sa bibig. Pagtingin ko, ang layo na nung agwa. Anong, bakit nagsigaw? Anong mga sinasabi? Yung ano daw, wala daw aalis. Sabay yung wala daw siyang pamilya. Mamaroda daw, mamaroda. Ay, kawawak man ano. Siguro nasaktan siya nung pag-alis ni Ate Roda. Wala daw aalis po eh. Rinig na rinig ka ganina. Tapos wala daw siyang nagwala. Pamilya. Bila na lang po nagwala doon sa kama. Wow, si Reyna talaga. Yan, matkasapin din namin yung mama ni Reyna para aware din siya sa mga nangyayari. Wow, man si Reyna. Nabigla nga po kami. Si Rabay nagising. Bigla na lang may nagkalampog doon sa baba. Nagising din sa Rabay kasi medyo bukas yung pintuan. Nalulungkot siguro, no? Sabi, bigla na nagtalon doon sa kama. Pala, guys, ang dahilan kung bakit pala sinumpong at grabe yung pag-iyak ni Reyna kung saan po bigla-bigla na lang po siyang sumigaw at nagsabi nga po daw na walang aalis. So kung titingnan natin at pag-aaralan natin, guys, ito, guys, ay nagsimula
nang umalis si Ate Roda, yung kanyang tinuturing na pangalawang ina na talagang nag-alaga din sa kanya, na talagang binigay yung pagmamahal na para po sa kanyang para sa kanyang tuluyan na paggaling at pagpapagamot. So ayun guys, ano, talagang sinabi na talagang nakakaawa si Rina kasi syempre yung bata naghahanap yan ng pamilya, na nalilito din yan kung kanino ba talaga, sino ba talaga ang pamilya niya o saan ang pamilya niya. So ayun guys, sabi nga ni Kalinga, para sabihin daw niya dun sa tunay na mama po ni Rina yung mga nangyayaring ganyan, na nabinabanggit ng mga salita ni Rina. So napakasakit po yung isipin po natin guys, na isang bata sinasabi na walang aalis at wala siyang pamilya. Sobrang lungkot po noon guys. Siguro talaga nalungkot po siya at naapektuhan siya sa pag-alis ni Ate Roda. At akala po niya dahil iniwan po siya ng tinuturing niyang pangalawang nanay, ay parang nawala na po siya ng pamilya. So sobrang nakakaawa po dito na halos nga po nag-iiyak daw si Rina at nagwawala dun sa kwarto na pinagtutuluyan niya. Na ayun guys, ano, talagang nakakaawa yung bata, na sana ay sa lalong madaling panahon talaga malaman natin lahat kung ano ba talaga yung dapat na para kay Rina at nakabubuti para sa kanyang kalusugan at sa kanyang mentalidad. Bigwa rin na sino? Bulay. Ampun? Sino ampun? Wala bang ampun? Ano umiyak? Huwag ka na umiyak, Reyna. Malabas tayo mamaya. Maswimming tayo. Umiyak ka. Wala. Ano sabi? Wala. Ampun? Wala mang ampun. Ano, Reyna? Umiyak. Ano si Mama Roda? Reyna, ano si Mama Roda? Wala? Ay. Namimiss mo na si Mama Roda? Wala! Wala! Ayok sa Reyna, oh. Wala! Si Mama Roda, hinihintay mo? Ayaw mo! Pati niya ang pakasayan! Ayaw mo! Si Sarah Dway! Ayaw pa! Ayaw! Inom ka na gamot! Ayaw! Wala! Sino ba kang ampun? Grabe guys, sobrang hindi ko kinaya yung napanood ko. Sobrang kawawa, nakakaawa itong si Reyna sa kanyang sitwasyon, sa kanyang kondisyon. Buti na lang talaga may Team Kalingap na nag-aaruga sa kanya at umiintindi sa kalagayan ni Rina. Pero isang palaisipan sa akin guys, palagi niyang parang binabanggit na ampun lang siya. At ayun nga, nalulungkot nga siya talaga sa pag-alis ni Ate Roda na tinuring niyang pangalawang nanay. Ayun guys, ano, talagang sobrang nalulungkot si Rina. Talagang siguro nung kabataan niya ay sobrang sakit sa kanyang damdamin na makita na yung kanyang mga mahal sa buhay ay iniiwan siya doon sa poder ng lola at ng kanyang lolo. So talagang pinaka-traumatic sa kanya yung pag-iiwan sa kanya ng kanyang tinuturing na tunay na pamilya. So yun lang mga ano, at nakakaawa talaga si Reyna. Pag-pray po natin at patuloy yung panalangin ang tuluyang paggaling ni Reyna. Ano? So yun lamang po, at maraming salamat sa lahat. Don't forget to like, comment, share, and subscribe to this video. Maraming po salamat. God bless. Bye-bye.